Sabado, September 2. May pagkakataon ang mga tagahanga na masilayan ang mga labi ng yumaong veteran newscaster at local news icon na si Mike Enriquez. Gaganapin ang public viewing sa Christ the King Parish sa Green Meadows, Quezon City simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ayon sa Facebook post ng GMA News. Panawagan pa nila sa mga bibista, imbes na bulaklak, maaaring mag-donate ang mga nakikiramay sa Kapuso Foundation. August 29 nang sumakabilang buhay si Mike sa edad na 71. Walang binanggit kung ano ang naging sanhi pero namatay ang veteranong journalist habang nakakonfine sa intensive care unit o ICU ng isang private hospital. Maliban sa pagiging news anchor sa flagship newscast ng GMA 7 at 24 oras, si Mike ay host din ng radio program na saksi sa Double B pati na rin ang tinaguriang Sumbungan ng Bayan na Investigador. Naging consultant din siya for radio operations ng GMA Network at residente ng regional and radio subsidiary na RGMA Network Inc. at station manager ng Super Radio DZBB. Nakatanggap din si Mike ng napakaraming awards bilang isang news anchor. Kabilang na riyan ang 10 Best Newscaster sa Star Awards for TV Philippines. Lifetime Achievement Award, Best Newscaster Award at the Asian Television Awards Singapore 1999. Gold Medal sa New York Festivals for Saksi. At Silver Camera Award sa 2004 US Film and Video Festival in Hollywood para sa kanyang documentary tungkol sa Iraq. Bukod dyan, itinanghal din siya bilang 1999 Golden Dove Awards Best Male Newscaster at Kadoroy Valencia Broadcaster of the Year Award. Kilala rin si Mike bilang Buma sa industriya ng pamamahayag. Siya rin ang nagpasikat sa mga katagang Excuse me po. Sa Garcia, Excuse me po. Hindi ko kayo tatantanan. At naloko na. Nakairiniwan niyang nababanggit kapag siya'y nagbabalita. Magugunit ang ilang beses nagpaalam si Mike sa TV network upang magpagamot. Kabilang na riyan ang kanyang sakit sa puso kung saan sumailalim siya sa isang bypass procedure noong 2018, nagkaroon din siya ng kidney transplant noong nakaraang taon. Si Mike ay isa sa mga mamamahayag na ating itinuturing na kasangga sa paghahatid ng tapat at walang kinikilingang balita. Tunay na ang kanyang kontribusyon sa larangan ng pagbabalita ay hindi matatawaran. Nakakalungkot isipin na hindi na natin maririnig ang kanyang iconic na boses gabi-gabi, yung boses na naghatid sa atin ng mga balita na may pagmamahal sa bayan at sa katotohanan. Pero ang iyong alaala at ang mga aral na iniwan mo sa amin ay mananatili sa aming mga puso magpakailanman. Mga kapuso, uuwi na po ako.